Amen. Sa unang pagbasa po kayo narinig natin ang sinabi mula sa aklat ng Propeta Isaias, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinihingan niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagdalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga pihag at ilanggol. Ito po ang nagagawa sa isang binata na inoorin ng ating pari. Siya ay naging katulad ng propeta Isaias. Merong malaking pagbabago na nagagawa sa kanya. Matapos ang mahabang pag-aaral, ang mga pagdilay, ang mga exposures, ang mga pagsusulit at lahat na. Ang mga ito ay hindi sapat. Sapagkat ang mga ito ay nananatili makatama. Merong isang minimaganda na ating Panginoong Diyos upang pagkakaroon ng dapat sa gawain ng isang pari. At ito ay ibigaya paabot ng sino magpari ayon sa kanyang sarili na kayahan, pagsisikap na po panikuman. At ito walang iba kundi ang sinasabi sa unang sentence na talagay dito, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Ang Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos, hindi natin ang Espiritu. At ito'y pinagkakalaman sa isang propeta ayon kay Propeta Isaias at pinagkakalaman din sa ito na parang lubos-lubusan. Ito ang pinagkakalaman. At dahil nito, meron din pagbabago na nangyayari sa pagtingin ng isang parang tungkol sa kanyang sarili. Ano ito? Na kung dati ang pamantayan ng kanyang pagtingin sa sarili ay ang mga makatangang pamantayan. Alino, kakayahan, maaaring posible yung pagulang, kung ano ang kanyang mga pwede gawin, kung sino ang mga kaibigan, na parang tama. Kung mayroon ka dito, tataas ang kibo sa iyo sa iyo. Pero, lahat ito ay nananatiling makatawa. At kung ito ihahandi sa tinatanggap niya mula sa ating Panginoong Diyos, ang lahat nito ay katiting lamang ang halaga. Kaya, kung hindi man magawa, ay sa pamamagitan ng panalangin ay nakikusap sa ating Panginoong Diyos na sana'y baguhin na ang pagpilit sa sarili. Ano sila na makamandong pamantayan at yakapin ang pamantayan ng maraming sa Diyos at ito'y walang iba kundi ang pinuspos ng Espiritu Santo. At dahil nga ang Espiritu Santo ay bigay sa kanya, ay hindi niya pinagsingkapan, hindi niya pinagtabahuan, ay lalo higit na hindi ito dahilan upang magmalaki, manapay, lalo bumaba ang tingin sa kanyang sarili, magpakumbaba, at sinasabi, hindi ako karapat-dapat, pero sa katulad ito, ay pinagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang isang pari na talagang sinasampalatayan ng naging pagtawag sa Panginoong Diyos ay walang dahilan upang maging mapagpatamas at maging mapagmulahi. Sabi ni Cardinal Chico, Padre, sa kanyang sarili sa World Day sa pagkakasabi niya, ang isang lalaki sa sandaling siya'y pumasok sa seminaryo at naging seminarista
Nagbabago ang pagtingin sa sarili. Nagbabago ang tingin sa sarili espesyal. Dahil sa dinami-dami na mga gustong pumasok ay siya ang isa sa mga nagpipin. Pangalawa, ang tingin sa kanyang sarili ay mas banal kaysa mga kapwa kabataan. Sana'y ito'y mabago gamungin ng isang tao ang pinipin sapagkat wala naman ang pagpapanan sapagkat lahat ay galing sa Diyos. Bakit naman pinagkalooban ng Espiritu nakalagay dito upang magandang balita ay dalhin sa panghihirap? Pagyalagay ang sugat ng puso, palayain ang mabihag at bilanggo. Ang mga ito, itong sinasabing mahihirap, sugatan ng puso, palayain ang mabihagbo. Ang ibigay ng pansin dito ay ang pag-espiritual ng kalagayan. Ang pari ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan pag-espiritual na hindi pinagkaloob sa simpang tao. Kaya ito ay isang masahilan. Masahilan at espesyal na kapangyarihan na dapat ay pinag-iingatan ng isang pari. Sapagkat ang nakasalalay ay ang karanasan ng mabuting balita ng mga mahihirap ng mga sugatan ng puso at ang mga pihag at ang mga bilangin. Paano ito nangyayari? Diyan pumapasok ang pagdiriwang ng mga sakramento. Ang pagdiriwang ng mga sakramento ay pinagkakaloob sa mga pari naman. Kaya pwede nang kalimutan ang tungkol sa pagpapagawa ng mga buildings and constructors. Kaya gawin niya ng mga engineers, yun ang kabilang niya. Yung mga fundraising, pwede yung kaupayan sa mga mananampalataya sapagat sa kabila naman ang gagaling yung pena. Yung sa administration, meron mas mga at mas magaling sa mga pagkakas. Pero walang sino mang tao ang makagagawa ng kapangyarihan ay ibigay sa mali. Kaya ang panahon, ang effort, pati ang pag-aaral ay dapat na nakafocus sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng mga sakramento, at lalo higit ay ang pananalangin. Sa minyan, ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos. Anak ng Diyos, hindi pwedeng mangyari sa pamamagitan ng tanong kung sino ko. Ang pagiging anak ng Diyos ay handog ng ating Panginoon at salamat at ang pari at pinagkalooban ng ganyang kapangyarihan. Siyempre, mabait ang Diyos. Kaya sa panahon ng hindi ko kamatay, kahit sino mang katoliko ay pananampalataya ay pwedeng magbinyan. Pero sa ordinaryo ng mga pagkakataon, ito ay pinagkaloob sa mga pari at mga diyako. Na hindi pwede, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi pwede pinihin. Hindi pwede pagsulitapan. Ito ay handog ng mga diyako ng Diyos. At ito ang susi. Susi upang tayo makarating sa mga. Kaya ito hindi dapat na maligitin sapagkat dito na kasalanan ang buhay niya. At ganun din ang lahat ng mga sakramento. Ang bukti ay binigay naman sa kapangyarihan ng Kristo. Pero kung hindi pwede ng Kristo, ito ay hindi nabibigay sa isang tao. Ganun din ang pagpapatawad ng kasalanan sa sakramento ng pagkukulusan. Sa hinahinahin ng mga tao, kung wala ang pari, walang makakapagpatawad ng mga kasalanan. Ganon kalaki, ganon kalakilan ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa isang pari na kahit kaanuman kalaki ang kasalanan ng isang tao. Pag isa'y lumapit sa pari sa sakramento ng pagkukulusan at siya'y pinatawad, siya'y tatanggapin sa mga pinatawad.
dahil lamang sa paglilingkod ng simbahan. Sunod-sunod yan, sa krapeng ng mga Kristina, ang isang tinatay at anak ay lumiging katawan ng tutor ni Jesus dahil sa pahit na siya naman magbibigay ng lakas sa kaluluwa ng lahat ng kapanahan ng patay. Ganun din sa sakramento ng kasal, ipinagdadasal ng pahit ang isang lalaki sa tubay na nagkasong ng pumapagsama sa lalaki ng hawa upang sa oras ng paglalagay ayon sa pagkabay ng ating Panginoon Diyos. Yung mga may sakit sa pagdalaw ng pahit, ipinagdadasal ko ang bumalik, pinatatawag ang mga kasalanan kung sila'y nagpapagkakasal. Lahat ito. May isang sadaka. Meron isang sadaka. Sabi dito. Yung pagbulol na tinatanggap ng mga pahit, nakumisan. Eh para sa mga mananampalataya, ito ay napakataas. Kaya na dito sa ating sa Diyosesis ng San Pablo, binibigyan ng pansin, talagang inihiwalay kung maglalang inibigay din sa sakramento at inibigay din sa mga borlolo. Ano mga borlolo? Karte, yung mga bulaklan, yung kung ano-ano, nakontinu. Eh, mas magastos pa kaysa din sa ibigay-ibigay para sa mga sakramento. Kaya po, ito yung isang napakalaking karangalan para sa sampari ng pagkalawag ng Panginoon na ganito ang kapatid. Ito yung ating pagkikita sa palagay ng kasalanan kung ang mga tao ay mapapalagay sa ating Panginoon Diyos o Diyos. Kung sila ay sisipa, kung sila ay nalangin sa pagkukulusan sa mga sakramento. Kaya ang ginamahal kong Reverend Jeffrey and Jeffrey, pasimula ko lang kong buhay pari. Sa inyong buhay, lagi magtatanong, kanino sa Diyos, sapagkat Diyos ang umibig, ang tumawag ng ating Diyos. Hindi kayo magtanong sa mga kapwa-pani sa pagpani-kanino. Pero sa final decision, magtanong ng Lord, ikaw, ano ang iyong masasabi? Ano ang iyong masasabi? Mga minamahal ko, mga mananap na tayo pagkasal natin, pagkasabihin niyo kami mga pari, mabigyan ito ang aming tungkulin. Kailangan namin ang iyong pananalangin. Madali kami manghina, madali kami matungso, madali kami magkasakit. Wala naman kami pinagkakaroon ba sa inyo. Kaya nga lamang ay pinagkaloob ako kami ng pang-spiritual ng pangyayari nito. Kung kami ay nangihina at nagkakamali, lumapit kayo sa amin at pagsabihan, ganito kami ng tayo sapagkat kayo ang magiging ibig ng Diyos para sa amin. At kami mga pari sa amin. Pagkaloob ang kami ng Diyos ng pusong mapagpapagbaba, pusong mapagmahal, at pusong magbibigong nalito ay para sa ikaulan ng ating pamayanan upang dito pa lamang sa lupa ay madamahan din ang pamahal ng Diyos. Ialay natin ang isa nito ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa mga, para sa magalingan itong dalawa natin ng bagong bagong pari, para sa lahat ng pari, at para sa lahat ng mga mananang na pari. Tumatid ang pagkasal ng ating pagpapagaling natin ang ating pagpapagaling.